What's up mga Karmers TV? Good evening sa lahat, good evening sa lahat ng ating mga Karmers TV dyan. Meron tayong gagawin itong gabi nito. So magdodrawing ako ng grills. Yung aking naiisip na idodrawing isa sa mga design ko, yung mga dinodrawing ko, yun ang ginagawa ko ano. Pag may nag-ingin ng design, mga simple design lang naman, yung kayang-kayang gawin lang din sa ano, sa pag-welding o pagpapabricate ng mga materyales sa grills. So yun lang mga Karmers TV, manood lang tayo kung anong gagawin sa akin. May naisip akong drawing. So ang aking materials na gagamitin, natural ang nanulan talaga, lapis. Pudpud na lapis. Pudpud na lapis kung may pintura pa. Tapos roller, pagsukat, saka ball pin ko na ano, pang finishing. Yung pinakamalit na ano, 0.5 yata to. 0.05 ang kanyang kwan, 0.3 Di makita. At saka yung gunting. Yung gunting ginagamit ito pag ano, pang cutting sa masterpiece ko na ano. Yung naisip kong ito yung ano, kwaderno na luma. Kinating ko ng parang hugis mata. Pang ano, gagawin kong bulaklak. So what's unlearn na lang mga Karmers TV. Sana matutunan kayo sa ano ko ngayon. Ito ginagawa ko siya para sa design ko. Kung sakaling may magpagawa ng grills or gate na may design, may papakita ako sa mga customer ko. So isa rin to, Crayola din. Crayola ng anak ko, yung pinaglumaan niya. So magagamit ko rin pang kulay. Yun lang mga Karmers TV. What's under na lang sa aking gagawin ngayon. Guguhit tayo ng ano, square.
Yan po, nakadraw na tayo ng square. So, kukunin natin yung ano, center of both sides. Square is equal length. Both side. So, kukunin yung center. Dito, center. Center para maganda tingnan pag naka-center talaga trabaho natin. Kahit nasa actual na trabaho, kailangan talaga ang sentro. I-reference natin lagi yung center. Center ng sukat. Para makita natin yung quality ng trabaho. O kung mag-design ka, kailangan talaga nasa pantay. Para maganda tingnan. Hindi masagwa. So, gagamit tayo ng ito. Wet ng ball pen para pang sentro bilog. Simple na naman yung mga gamit. Yun lang nasa available ng availability lang sa bahay. Huwag natin maghanap ng ibang gamit na wala sa ating kamay. O wala sa ating paligid. Eh ito, ito yung sinasabi ko sa inyo na ugis mata or para may pagka-ubal. So ito, galing to sa kwaderno na tinatapas ko rito, to. Ito, kita natin yung tinatapas dito. Ito yung ginagawa ko, ano. Ito yun. So, design lang to para sa, ano, yung naisip ko na pang-design sa mga grills sa garden. So, ito lang gagawin natin. Hindi na simple kung ano natin. Isisimple natin ito. I-center yung bilog niya. Kailangan natin i-center yan para maganda tingnan. Maganda sana kung may kumpas kasi walang kumpas. Sira na yung kumpas ko sa ano. Pang drawing. So, lapis lang muna ang gagamitin sa mga baguhan o so, gusto mag-drawing para madali ma-erase. Kung magkakamali, pwede ma-erase. Pero pag expert ka na, pwede nga gumamit ng ballpen. So, iyan na natin yung ano, ito, rubis mata. Makikita niyo mamaya kung nung pagmumukha ito mamaya. So, pag may medyo tabingi, iris natin.
kung ano forma na po. Makita natin na medyo napaporma na yun. Kailangan din ng kaya maganda talaga pag lapis na gagamitin para pag nagkamali pwedeng buhayin. Sentro. Maganda sana kung mayroong pang drawing talaga na ano, na lapis. Kaso lang, minano natin, yung availability lang sa bahay. Pero kung talagang paghandaan natin yung pagdadrawing, eh, kailangan natin ng magandang gamit. Pero kung wala talaga, yung available lang muna ang gagamitin natin. Pwede na natin itong dadoblihan ng ball pen para ma-finalize na. Ayan, buo na. Buo na po yan, oh. So, kailangan natin sukatin ang gilid. Oh.
01 01 01 itu kailangan natin ng sukat na sakto 3.5. Kabilaan po yan. Kailangan pantay po. Kita ni pak, nyala pun patay. So masih ada yang bubuhin tu, si mga kanto na. Yan. Yan. Punta na ito. Kung corner by corner, eh dapat saktong sukat para magandang magandang tignan pantay, hindi nasa sa mata. Ngayon dahil na sintro ang sintro na ito dahil na sintro na yan yan. Kumbaga ulit, sintro. So yan, maganda na. Yan na po yung output niya. So pwede rin dadagdagan dito. Kung nalalayuan ka sa design niya, pwede rin dadagdagan dito. So, dadagdagan ng ano, medyo malapit. So, pwede ganito na. Pwede rin dadagdagan. Pero i-highlights lang muna natin. I-dudugyan natin yung guhit para makikita natin na parang square bar siya sa actual. Nangyayari yan pag ano, pag mag-design tayo ng grills. So, susuratan natin yung mamaya. Eh, tutupin natin. Highlights muna din ito. Tapos, kulay natin may ng kulay green. Kasi ano yan? Bulaklak. Ito magandang design to sa para sa mga nasa kuhan yung sa garden or sa mga park. Pero
lang siya park, yung mga girls doon sa ano design, pwede na ganito. Para hindi na tingnan. Pwede na yung highlights na siya, tapos yung ilalim black or bahala ko ng kulay, basta ibabagay natin sa environment na pagkakabitan ito. So, kita nyo na po. Yan. So, pwede natin kulayan ito. Gamit ang Crayola. Ito. Crayola. Highlights mo natin itong ano, itong pinaka-score bar. Highlights natin highlights para makikita ano. Ayan po. Kikita na po natin yung ano.
kalabasan niya. Hindi naman ganun kagandahan, pero pag ito ay nagawa na sa actual, ay maganda talaga. So bale yun po ang ano. May kita po natin, no. Yan po yung kinalabasan niya. Yan. Yan po. So ito yung ano, yung medyo tipid pa yung ano, kanyang kuhan. Tipid yung kanyang materials. So kung titingnan natin yung una kong ginawa, yung ginawa dito medyo ang sa materials yun. Simple lang naman. Ito po yung unang ginawa ko. Ano? Yan. Yan po unang ginawa ko. Ito yung pangalawa. So po yung ito po yung ito. Pwede yung pagtabi. Yan. Yan yun. Ito yung isa, yung may ginawa, ito yung kanina. So kung gusto nyong tipid ang ano, ito yung ipapagawa. Yung titipid kasi materialis, ito yung paggawa. Pero kung hindi naman titipid si materialis, pwede itong gawin ito. Simpleng design lang po yan. Pwede yung gawin sa bahay nyo. Design para sa grills. Kasi may mga una akong ginagawa. Nakaano. Ito po yun. Ito po yun. Nakikita nyo sa unang mga vlog ko. Yung ginawa kong grills. Yung pinabrikit kong grills. Ito yun. Ito po yung ginagawa ko ito. Saka ito pituan. Ito. Pintuan po yan. Simple design lang siya, pero madaling gawin lang din kung marunong ka magpabricate. Sa mga welders dyan, tsaka fabricator, maning-mani sa kanila to. Kayang-kayang lang gawin to. Napakadali lang. Ang importante lang naman, sukat, tsaka yung marunong kang mag-ano, mag-putol nyan, tsaka mag-welding. Simple ano lang naman, kung sino yung mga welder o fabricator, kaya-kaya yan gawin. Ang importante, marunong ka mag-design. Ito yung pintuan. Yan. Simpleng pintuan lang. Ito yung mga bisagra niya. Ito. Yung hinsip bisagra niya. So, ito yung ginawa kong grills na simple lang. Yung nakakabit sa ano, yung nakita niyo sa ano ko, vlog ko. Isang vlog ko na pinaprikit ko. Ito yun. So, ang plano ko naman sa susunod, ito naman ang gagawin kong ano, sa mga ano na yan to, sa, nababagay to sa mga park at saka kuan, garden, yung design sa mga gilid, yung ginagawang ano, ginagawang railing sa gilid ng mga halaman, pwedeng gantong design po dito o ito. Depende kung anong gusto sa magpapagawa. Kung mayroong design ang nagpapagawa, pwede yung problema, ano natin,
i-quotation natin yan, i-compute natin, i-estimate natin kung magkano ang gagastusin. Pero bago ang lahat, alamin mo natin kung magkano ang presyo ng materialis sa hardware, sa supplier ng materialis. So, sana may natutunan kayo mga Karmars TV. Isa yan sa mga ano ko, sa mga skills ko niyan. Isa yan sa mga skills ko na nagdudring ako tapos ginagawa kong kwan. Realidad. Yung aking isa sa mga design ko, yung realidad. Depende sa kliyente ko kung pumapayag dun sa design ko. Pero pag hindi sila pumapayag, ito yung design nilang gagawin ko. Multi-skilled tayo eh. Kung sa gantong mga bagay, lalo pag pandemic ngayon, nakakatulong pa rin talaga sa ano. Extra income to. Kung sakaling ano, may nagtatawag sa iyo pagpagawa ng grills, may ano tayo, may magagawa tayo dahil isa yan sa mga talent natin. Tsaga lang talaga. Alam mo, sa pandemic, gamit na gamit yung ganyang mga diskarte. Sa akin lang, hindi naman ganun ka-experto, pero marunong kong gumawa. Yung mga design ko, ako na rin ang nagpapabrikit. At ako na rin nagkakabit. Nakikita mo niyo naman yung mga vlog ko na anong yung mga ginagawa ko nung nakaraan. Multi-skilled tayo. So, kung sa baga versatile, kung sa ano din, sa electrical din, sa kalaman ng lahat, ako ay isang registered master electrician, pero ako ay graduate ng Bachelor of Science Electrical Engineering. So, paplano akong mag-take sa uli, sa next year siguro, mag-take ako ng board exam para sa registered electrical engineer. Kasi nung nakaraan di tayo pinalad, kinapos, kulang sa preparasyon saka self-study lang, kaya di ako pinalad. Siguro sana kung lulubin ng Panginoon, baka next year masakali. Pero marami tayong natutunan sa adito, itong trabaho na to, pang ano to eh, pang fabricator tsaka welder. Sino yung mga welder, sino ang gagawa niya, marunong silang mag-design o may pinapagawa sila, kaya na nilang gawin nila. Sagot lang naman patulin yan, sagot lang naman yan, yan yung importante, marunong kang mag-estimate. Ang pinakaan talaga sa lahat, sa lahat ng skills, ang gamit na gamit talaga, paano ang conversion ng pagsukat ng ano, English system tsaka metric system. Kailangan alamin natin yan. Tsaka kailangan po nating malaman na magkaiba yung sa drawing tsaka sa actual. Kasi sa actual talaga, minsan pag ang sukat may pagkakamali. Paano kung napabricate mo na? Kailangan talaga puntahan mo muna yung site o yung lugar na pagkakabitan ng ano. Bago yun i-design, pinakadibis talaga, puntahan mo yung lugar, sukatin mo. Titignan mo nung sitwasyon kasi mahirap yung maraming back job pag lalo pag yung ibang nagsukat, ibang nagano, tapos ikaw nagpabricate, tapos nang pinuntahan mo sa ano, sa area, yung pagkakabitan may mga minsan kulang, sobra, back job po yun. Kailangan nating putulan o kailangan nating dagdagan o ano, ang discard mo dyan. So mahirap yung ganun. Kaya kung sino yung magpabricate, dapat siya ang magsusukat para hindi magkaroon ng problema. Mahirap back job, mas maganda pang gumawa ng bago kaysa yung mag-repair, yung tapos na tapos ano mo pa, kakatayan mo ulit. So sa mga ano dyan, kung sino yung gustong magpagawa, walang problema, tawagan nyo lang ako, kontakin nyo lang ako, as long as kaya kong abutin yung lugar ninyo. Walang problema, ay ito, gagawa tayo ng grills, tsaka grills, pins, yung mga pins na tiba, perimeter pins, gate, gumagawa tayo ng gate,
yung mga doors and windows and window grills, saka sa electrical, kung sino yung magpa-design or cost and estimate. Nag-i-estimate din ako, saka nag-costing. Yung quarter drawing naman, nag-drawing din ako, pero about sign and sale, CPE na ba ito, sa professional electrical engineer, hindi pa natin abot yun. Pero din, pwede rin kayong magpana sa akin, meron din akong special skill din na nag-design din ako ng solar power, yung rooftop upgrade, yung may battery backup kung sakaling may magpagawa ng solar, magpa-design o estimate, ako na rin nag-i-install. Ito, ang solar power system is a solar power, power generation ng solar. Ito rin yung renewable energy ito. Sisingit ko lang sa inyo, sa mga di pa nakakaalam. Is this a part of my course or my profession as a licensed electrical practitioner? Marami na rin akong nakabitan. Sa bahay namin, dito, yung ilaw namin dito, saka ginagamit namin sa mga appliances namin, mga light loads lang. Meron kami solar power sa rooftop namin. So kung sino yung gusto rin magpa-design ng ng solar power, pag-usapan na natin kung magkano. Lalo na ngayon sa mga liblib na lugar, lagi may burnout. Hindi natin alam yung hindi natin inasahan na nagka-burnout. Tapos mga anak natin na nag-aaral, mahirap yun. Lalo ngayon, online pa naman na pag-aaral ng mga anak natin dahil hindi pa wala pang face-to-face. Mahirap. Mas maganda talaga kung mayroon kayong backup power supply sa bahay. Sa mga kung kayang-kaya lang naman na may 50,000 ka, kasama sa installation, meron na lang sa mga 300 watts na solar power. So, kaya nang mag-charge yun ng mga 100 ampere hour na battery. So, yung battery na yun, pwede nang magpagana ng tatlong 5 watts na ilaw, magdamagan. Pwede na rin sa mga modem ng internet tulad ng mga wifi modem, pwede na rin yun gamitin, pwede na yung saksak tulad sa amin dito, ito, nakasolar kasi ito, itong papakita ko sa inyo, itong filtera namin ito, yan sa solar yung nakasaksak, saka yung ilaw namin, yan, kita po natin ilaw lakas o. Sa solar po yan. 24 hours yung yan. Kung gusto nyo. Huwag lang kayo mahiya. Pwede kayo mag-comments na lang. Kung sino yung gusto mong pakabit. O sino yung magpaturo. Walang problema. Anytime. Pwede rin ako magturo. Share natin yung knowledge natin sa kapwa natin. Gusto mong matuto. Kasi ngayon, di pwede yung isang skill lang natin. Ang alam. Sabihin mong engineer ka na, o engineer ka nga, paano ngayon nung hindi available sa lugar ninyo ang pagiging engineer mo? Tulad sa akin, isang ex-OFW. Hindi pa ako basta-basta makaalis ng abroad kasi alam naman nating pandemic ngayon. Saka, doon lang ganong hiring ngayon. Lalo sa Middle East, halos patapos na lahat ng mga project nila. Kung meron ng maintenance, medyo mahirap na bumalik sa abroad. Kung sa barako naman, may mga biyahe barko, kung gusto nyo nagbabarko, yung problema lang ngayon, yung mga luxuries, mga cruise ship, wala rin, kasi bawal din bumiyahe. So, mayroon talaga ang buhay. So, kailang diskarte lang talaga. Yung diskarte natin legal, hindi yung legal. Doon tayo, doon tayo expert sa legal na mga pamamaraan. So, mga Karamars TV, kung may mga tanong kayo tungkol dun sa tatanong kayo, anong gusto nyo tanong, lang sa inbox, or ano nyo ko sa messenger ko sa FB, pwede kayong mag-chat sa akin doon. Tanong lang about sa grills, twins, tsaka may background din tayo sa air conditioning, may sito tayo dyan.
Pinagandaan na natin yan. Pasalamat tayo sa Panginoon at binigyan tayo ng lakas ng pangatawan saka katalinuhan din. Saka huwag ka lang maarte, mabubuhay tayo. Kahit sa pandemic, kahit na pandemic ngayon, mabubuhay tayo. Importante lang talaga, tiwala lang sa taas. Tiwala lang sa Panginoon. Ilang vlog ko ngayon. Sana mga Cromers TV may natutunan kayo. Basta yun lang sa about sa grills, yung mga perimeter pins, gate, sa installation ng electrical sa bahay. Pwede ako magturo, pwede rin ako nung, ano problema, costing design sa kanon, kaya natin yan. Pero pagdating sa sign and sale, may pagpapasign tayo sa professional electrical engineer kasi sa pagka ngayon, hindi pa abot na aking kapangyarihan. Yung aking lisensya kasi yung license ko RMA pa lang. Registered Master Electrician pa lang yung aking lisensya. So sana sa next year pala rin. So yun lang po. Mga kaibigan, amigo-amiga, kababayan o mga kapatid. Kapatid sa ating hanap buhay. So sharing lang, share-share lang tayo. Kung may mga tanungan, kayo, bahala na kayo mag-comments o kay chat nyo ako sa aking FB. So, yun lang po. Bye-bye at God bless you all.